Yung kabila niyan, guys, ay Jordan na. Yan sila. Hindi ko na kung tinitingnan niya. Mount Shaol or Mount Kalboa. So, ayan, Mount Shaol, man.
dito. Si King Saul po ang pinakakarating po niya. Dito sa mga tibo. Isla ka Shaol. Sa aklat ng Old Testament. Hindi na lang ako ba, Shaol. Bila ko mulay ko tamit, Shaol. Shaol. Alam niyo po kung bakit? Kasi sa aklat ng 1 Samuel, God appointed Shaol. Samuel. Na in-appoint ng Panginoon sa Kristo si Samuel para i-anoint si King Saul na maging first king ng hari ay ng Israel. Pero alam niyo po, nung naging hari na siya, may ipinag-uutos ang Panginoon si Kristo sa kanya sa 1 Samuel chapter 15 niya, no, na dinukwento nito. Ang ginawa ni King Saul ay nag-disobey sa Panginoon. So, ang sabi ng Panginoon sa 1 Samuel 15, sabi niya, Saul, gawa ng mga Amalekites. Ito pong mga Amalekites nakatira po dito sa part ni Egypt, no, which is nandyan malapit yung tribe ni Manasseh, no? So, nandyan ang east, saka yung west part ni Manasseh. Yung kalahati na iwan, yung kalahati na dito nakapasok ay Israel. Kasi gusto nila nga i-conquer yung Israel. Pero ito po yung lugar na hindi totally talaga na nasakop ng mga Israelites. Ito pong lugar ng Gilboa, saka itong Bichian, ipupunta natin. Now, nung pinag-utos na tayo ng King Saul na lipulin ng mga Amalekites, ang ginawa po ni King Saul ay nag-disobey sa Panginoon. So, instead na yung mga hayop o yung mga matatagang alaga ng mga Amalekites ay kanilang patay din kasama ng mga Amalekites, no? Ng mga taong Amalekites. Hindi pong ginawa ng nilaking soul yung matatagang mga hayop o mga kuha nila. Alaga ay kinuha nilaking soul. Ang sabi ng Panginoon, lipulin ninyong lahat. Wala kayong ititira ni kahit ano. So, sa mga katuwid, short na yung kwento. Ginawa ni King Saul, nag-disobey sa Panginoon. Kaya ang ginawa ng Diyos, pinarosahan niya po ito si King Saul. Dito sa Mount Gilboa, nagtapos ang buhay ni King Saul. Kasama ng tatlong anak niya, si Aminadab, si Jonathan, at si Melchizedek. Take note, si Jonathan ang best friend ni David. Hindi pa siya hari that time, ha? Ang hari pa that time is si King Saul. So, nandito si King Saul at ang mga Israelites kasi dito sila nakakamp malapit sa Gilboa. Ito si ano, kung hindi ako nakakamp sa Shunem, no? Diyan nakakamp. Tapos ang mga Philistines naman ang kanilang kaaway. That time, no? At yung katawan mismo ni King Saul ay dinala doon sa lugar ng Bichian. Yung pupuntahan natin. So, ang sakit na, no? Alam niyo po, maliban pa doon nung pinugutan ng ulo si King Saul at mga anak niya, no? Dinala pa nila sa lugar ng mga Philistines, ng mga Philistines ito, para lang ipakita na sila ilang buhay. So, ang sakit. At least yung buhay ni King Saul, hindi man nagtapos sa kanya sa kalaban, pero nagtapos pa rin sa sarili niyo, ano, kagaguan. Kaya sometimes ang mahalaga yung obedience talaga, no? Kaya kung nag-disobey lang natin si King Saul, hindi siya mapaparusahan. Kasi way back, during the Bible times or panahon ng mga Bible characters, kapag ikaw ay nag-disobey, automatic kamatayan o death ang kabayaran ng kasalanan. Kaya this time, si King Saul hindi po siya nakalusot. So after that, ano nangyari po? Ang pumulit na hari o second king, naging second king ng Israel ay si David. Ito, inutusan ng Panginoon sa proseso Samuel
pang tinitingnan niya.